according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. For I am strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. And in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but in you of salvation and that of God. May sabay po, dalawa, ready, go. For unto you it is given on the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for your sake, having the same conflict which she saw in me, and now here to be in me. Amen. Let's pray. Panginoon, mga salamat sa inyong mga salita again sa bagong series na aming umpisa. I pray na pagpalaan niyo po ang series na ito, Lord. Matuto kami, Panginoon, sa Book of Philippians, Panginoon, at mga nakita namin dito, Lord, o makikita namin kung ano yung attitude ni Paul towards the Philippians, and ganun din po vice versa. I pray na kayo po ang pala at may taas. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay, excited ba kayo? Bagong book? Amen. Maganda, hindi kayo nawawala. Kaya nang hinayang kapag iba, wala dito. Kasi ganun tayo sa Thursday. Kasi nga, kaya tayo yan, gabi na para lahat makatin. Okay? Kahit estudyante ka pa, kahit nanay ka pa. Anyway, so ito na. So, konting background lang po na sa Book of Philippians. Napaka-iksay po niyan. Ilang chapter lang yan? Apat lang. So, kinabisado nga ni Mamian din to eh. Alam niyo ba yun? Kinote niya rin yan eh. So, ilang, ano lang to? One, two, iksay lang. Pero, siyempre, hindi madali pag kinabisado. Pero, i-background ko lang po, no? So again, parang Ephesians po, ito po ay written sa isang particular na church. Pero of course, may marutunan tayo. Okay? Nakikita natin kung ating inaaral, tinitingnan natin, nag-reflect tayo sa kanila. By the way, yun ba, pwedeng umuna dito? Okay na ba yung space niya para kayong distancing, ah? Nagsasabihin yan. So, sinulat yan sa particular na church, pero natututo tayo dapat. Okay, parang yung seven churches sa Revelation, hindi yung sinulat lang, binabasa natin, eh, hindi naman sa atin yan eh. Yun yung mga maling attitude ng mga iba, no? Especially yung mga may iniiwasan sa Bible eh. So, lahat tayo ay may matutunan tayo sa mga churches, even sa mga kalaban nga dito eh. Siyempre, huwag natin gagayahin, pero may matutunan tayo. Okay? And then ito, particular sa natapos po natin Ephesians, ano yung napansin natin sa Ephesians, mga practical advice, yung mga tipong sinasabi sa kanila. Pero marami dun, applicable na applicable sa atin. So, matututo rin tayo. Amen? So, background ko lang na mabilis. No? So, yun po, puro practical advices, pero may mga doctrine po rin dito kasi nga, siya ay sumusulat na rin. May mga bagay siyang gustong sabihin sa kanila na ikaka-edify nila po, no? Sa Tagalog, ikaka-edify? Maitaas? Ha? Ikatitibay? Yan. So, ganun po yun eh. So, kaya kayang dito sana, no? Hindi para wala lang. Wala akong magawa sa bahay. So, kaya andito kayo, lalo na pag nag-adult-adult na kayo, nagpapalakas kayo. Amen. Ganun din ako. Kaya nga nang na ano, kapag wala yung iba. Pero okay lang, ganun talaga eh. Sila nang bahala doon, no?
Pray natin, pero anyway, at marami pong ano dito, mga memory verses sa Philippians. Mga sikat, no? Mga daan natin sa isa yan. Ngayon, malalaman natin yung context nun. Okay? At ang patuloy kanina, for to me to live is Christ, and to die is gain. Tapos yung sa 6, ano yun? Being confident of this very thing, that which he had begun a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. So, makikita natin yung context yan. And then, may mga ano dito, mga particular para sa church nila. Pero again, nakikita natin yung mga dapat natin makakuha. At again, hindi nila alam na scripture yan dati. Sumulat lang si Paul sa church in Philippians. Pero, early churches, nakita nila, grabe, ang ganda ng sulat, may doctrina, may mga bagay na makakatulong para sa mga mananampalataya. Ginawa nilang, kinumpile po nila hanggang naging ito na yung Christian Bible. Okay? So, simulan natin. So, sabi, verse 1, Paul and Timotheus. So, ano pansin nyo? So, madalas nagusulat si Paul lang, di ba? Pero kasi si Timothy ay talagang kasama niya na. Okay? So, talagang kasama na si address si Timothy. The servants of Jesus Christ to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi with the bishops and deacons. Okay. So, sinasabi dito. Una, ayun nga, dalawa sila. Bakit sila sumusulat? Meron silang gustong i-confirm. Meron silang gustong palakasin sa kanila. May gusto silang ituro. Again, karamihan naman ng sulat ni Paul, ganyan, no? The servant of Jesus Christ. So, this one, this time, servants. So, lahat tayo dapat lingkod ng Diyos. Amen. Iba-iba lang tayo ng paggagampanan. May naalala ko minsan, kaya kapag naglilinis tayo, kaya yung, yan, second hand na kalang kunin natin para may extra pera. Baka masigip na kasi tayo, no? Hanap tayo ng lugar. Sana, no? Meron. Dumayang magastos yun, eh. Pero, ang hirap din kasi ng masigip. Kaya, pray natin, ha? Hindi ko nasabi yun. So, lahat tayo naglilingkod sa yun. So, yung iba sa atin, i-perform nyo po, no? Kasi sabihin nyo, eh, si pastor na nagsasalita, yan na lang ako. Tulog na ako. Imagine ko na lang na naglilingkod din ako sa Diyos pag nakaupo. Hindi po, nag-aaral kayo ngayon dyan. So, pagkatapos nito, isa yan, actually, sa paglilingkod nyo rin, syempre, kung nakikinig talaga kayo, nag-aaral kayo. So, pero, para mabilis nyo ma-apply yung paglilingkod, anong dapat gawin? OJT. Every opportunity, tanda niyo po ito, every opportunity, hindi mo nga kailangan maghintay. Basta wala namang inuto sa akin, eh. Minsan, hindi ko rin alam anong gusto mo, anong, di ba, pag inutusan ka, ayaw mo to. So, umpisahan niyo po sa mga bagay na gusto niyo rin. Yung mga kailangan din, nari, yung Stephen kanina, naglilinis dito, inaawa rin ako, minsan kasi nag-module pa siya, naglilinis, masakali, yan, tulong-tulongan tayo ito, may dalinisin dito. Diyan nag-uumpisa po yan. Next time yun, driver ka na. Naglilingkod ka na talaga sa Diyos. Si Timothy, ano sa palagay si Timothy? Noong una, kasama lang siya, eh. Pag kasama ka, kung anong meron doon, yun din ang gagawin mo. Kung sinong inagawa ng leader mo, yun na yun. So, kaya balik ulit natin soul winning na yan. Okay? So, medyo noong una, yun, pinaproject ko rin kasi tayo, puro Bible tayo. Then, puro soul winning. So, medyo di ko na-project na, okay, nung binoproject ko pala, sana siguro mga ilang, tapos may NTC pa tayo, ganyan. So, winning lagi. So, medyo siyempre, nag-expect din ako na yung iba talagang, alam mo na, no, i-desire agad mag-soul win, ganyan. And then, yan. So, ganun lang po eh, opportunity para mag-lig. By the way, ang title po pala nito is, sa sinend ko sa inyo kanina, verse 10, approve things that are excellent. Okay? Approve things that are excellent. Pag sinabi approve, of course, alam niyo approve, di ba? Sabi, may approve lahat eh. Bawat ano, galaw sa production, may approval yun, marami. So, pag hindi approve, hindi mangyayari. Okay? At isa pa sa mga meaning na approve, yun nga, ibig sabihin, ito ang tama. So, yung aaralin natin sa, no, hindi na ako makatulog sa ating topic sa Sunday. Sayang nga, wala yung iba.
Pero tingnan ko na rin dito, ha. Sinabi pong approve, give permission. Sinabi ko kanina, dapat permit muna. Pero ito, number two, judge to be right or commendable. Ibig sabihin, ayan, katulad nung sa topic natin sa Sunday nga, Christmas. Nako, hot topic ngayon yan. Among Christians, among Baptists, among... Sa iba, hindi na, ano yan, hindi na issue yan. Pero sa atin kasi nga, gusto natin i-approve lahat ng bagay na tama. At hindi lang tama. Okay, yung iba nga, again, ha, bagit lagi sa inyo, yung paglilingkod, hindi yan, basta naglingkod lang. May ibang naglilingkod, yung iba konti ang paglilingkod, yung iba marami, yung iba late, yung iba matindi, maganda, and sabi dito, excellent. Okay? Iba nakikinig lang, pero hindi talaga inaalam minsan yung sustansya na sinasabi. Iba naman, ay nag-soul winning lang, basta lang kasama dun. Pero yung iba, gusto talaga maligtas yung mga tao. Minsan, even yung, ano nga, mahirap dyan, yung mga hard case nga. Kasi minsan, para mabilis na lang, hanap na lang ako ng ano, ng the hard case. Eh, wala o, oh, wala. Hindi sa mama ako, di ba? So, obviously, yeah, hindi naman sinabi natin sa ating mga seminar, pero, the more na, alam, nakikita mo yung ating kalagayan, eh, paano kung napupunta lagi tayong madalas sa puro hard case? O di, zero na lang. Hindi ganun. So, sana nahahamon tayo na, eh, paano kung puro ganito? At talagang pagbubuti, aralin ko ng gusto. At kahit yung mga hard case later, itirahin ko rin yan. Amen? At yun nga, nabanggit ko rin na, paglilinis lang, wala sinarapin, no? Yung mekaniko, ang ganda talaga, ngayon ko lang na-appreciate, eh. Biruin mo, araw-araw doon, maaga pa lang, kaninang aga ko doon, eh. May pabaho na sila, eh. Di talo mo professional lang doon, kasi katulad ka rin, pinagawa ko, 2-5 yun. Eh, kung may tatlong ganun ka sa isang araw, ha? Naginig ba kayo? Patay ka. Matalunin mo yung mga social-social dyan sa ano, opisina. Yan, mga simple lang yun. Kasi talagang aasa yung tao sa kanila eh. Paano yung sasakyan mo? Walang ka namang yung maintain, di ba? Nagkakarang idea. So, gusto kong sabihin dito, yung paglilingkod, of course, kailangan ng skills, kailangan ng area sa... Pwede mo, ikaw na yung imili. Ito maganda dito eh. Hindi ka tulad yung komunista tayo, di ba? Yung komunista, especially dati. Hindi ka makakapili dun. ibibigay mo anak mo sa kanilang bata. Okay? Parang 7 yung naalala ko, 7-8. Bahala na yung gobyerno dun. Unlad naman yung bansa niyo daw. Hindi rin. So, hindi tayo ganun, di ba? Naitindihan niyo ba? Mahal tayo ng Diyos at maganda ang paraan niya. So, kayo mismo yung mag... advance tuloy ako, no? So, kayo na yung mag-isip. Okay, huwag naman masyadong mapatagal. Dito pa sa nag-iisip pa ako eh. Siguro doon ako sa, ano, wala pa, hindi pa na-invento. Eh, iba kahit sa media, yan, no? Sa media. Kita nyo, nagkakandaan na ako dyan, no? Baka magaling kayo dyan. Kanya-kanya na rin tayo muna. Diba? Ganun po sa church, yung volunteer ka, may gamit ka, ikaw na yun. Ganun yun. Right, driver ka, may sasakyan ka, oh, yun, agad. Meron ka na agad ministry, diba? Kaya choir, ganyan, ano-ano yan. So, yun lang muna. Servant sila, and then to all the saints in Christ Jesus, pansinin nyo, hindi po ang paglilingkod ay sa lahat ng tao. Okay, obviously, in general, mayroon tayong paglilingkod sa lahat ng tao, syempre soul winning, pero again, hindi natin marireach lahat. Hindi natin i-desire na gumawa ng bagay na hindi naman pinag-utos ng Panginoon. So, kung ano lang, but especially sa church, ang pinaglilingkuran muna ang Panginoon, pero naka-focus po yan sa mga mananampalataya. Tandaan nyo po yan, kasi iba, mayroong ibang nasa isip. Kahit ako dati, parang ganun, parang, ano magagawin ko dito? Lahat yung ligtas na eh. Kaya ang dami pwedeng gawin. Kunwari, si Brad, ay, wala na akong pwedeng gawin para kay Brad. May anak yan. Pwede mong, di ba, i-disciple ba? Pwede mong kaibiganin. Para hindi kung wala kang magawa para kay Brad, may nagawa ka pa sa kanya, through his ako, ganun din. Yung anak ko po, gusto nyo kaibiganin nyo, kasi baka naasar na sa akin yan. Alam nila, pag ako nagsasabi, laging ano, di ba? Eh, kung may ibang tao magsasabi sa kanya, alam mo, ganyan. Ah, yung sabi ni tatay eh. Yung totoo eh. Ngayon, sana tayo sa church. Isip kayo lagi ng ganun, na hindi kayo parang
One man show, one man, ano? One man in isang island, kung ano man yun. Basta, ano ka? Ha? Ano ka lang, isarili mundo. Okay, sa church especially, hindi. Kaya magkakapatid tayo. Okay, yun lang gusto sabihin doon. Naglilingkod sila sa Panginoon. Pero ina-address nila yung mga mananampalataya, mga saints. So another, ano yan ha, kung di pa alam ng iba. Okay, yung Catholic, saints nila. Sila-sila nagde-define. Nag-a-appoint. Hindi sila-sila. Actually, yung mga mataas. So, again, yung mga hari dati, ang nagpuputong ng corona daw, yung Pope. So sino mataas? Yung Pope o yung hari? Yung Pope, di ba? Kaya nga nabanggit din ni Daddy, alam niya, si King, sino? Sino yun? Ni Harry yung kaya inagaw niya yung corona, siya nagpun. Kasi yun ang totoo, sino nagpun? Siya yung mas mataas. Anyway, tayo po hindi ganun. Ang Panginoon ang nag-determine kung tayo ay ligtas. Pag tayo ligtas, tayo mga banal. To that, ano, ha? To that sense na tayo ay saints. Kasi ibig sabihin po ng saints ay banal. Pero, kaya hindi ko ginagamit yung Espiritu Santo na term, okay? Yung iba ginagamit yun, nasa Bible yun na iba eh. Kasi Espiritu Santo, Spirit na banal. So, Holy Spirit. Pero ang saints kasi dito sa ibang use naman, saints is tao na banal. At hindi yan ba? Sa may doktrina dito eh. Kaya hindi natin tinatawag na Espiritu Santo, ang magandang term is banal na Espiritu. Okay? Mas okay siyang ano. So, ang saints kasi sa Bible, again, Old and New Testament, yan ay mga ligtas. Okay, tuloy natin. Which are at Philippi. So, may mga bana, ano ba ito? Mga buhay pa po ito, ha? Yan yung kinakausap yung mga patay na santo ng Catholic. Okay. Mga ito kayo, mga saints kayo. Amen? Believe it or not. Lalo ako nung kasi, Catholic kami dati. Pero yan ang totoo, kayo ang mga saints. Amen? Tuloy natin. And with the bishop and the deacon. So, bakit special mention yung mga bishop? And syempre nga, sila yung mga leader. Kung may address yung missionary, tsaka yung church planter, si Paul. So, isa sa mga i-address niya dyan, syempre yung mga pastor. And again, yung deacons po is another office na binanggit din po sa 1 Timothy 3 and Titus. So, yan po ay mga assistant na pastor. Okay? So, sa atin po, nakakasanayan na po natin mga Baptist, yung bishop, tinatawag din na iba yan, kaso nga, sa Catholic na uso yan eh. So, okay lang din naman, si Pastor Padua, bishop ang minsan tawag sa kanya. So, sinasabi na ibang pastor kasi nga, marami na raw siyang nasin. Walang kinalaman yun eh. Pero, okay lang din yun, actually, bishop, ano yan, biblical term yan. Ako, tawagin yung bishop, pero, nakakaano kasi, di ba? Kaya okay na yung pastor. Kaya I believe yung maganda yung anong pastor kasi humble eh. Ano siya, tabaho siya. But actually, yung bishop okay lang din. Overseer lang yan. So, di naman ako samalo. Pero yung deacons again, mga assistant ng pastor, mga, parang si Brother James, yan. Ngayon ko naisip ba na, ina-appoint na kitang deacons. At si, ano eh, ano naman siya talaga? Ang tawag dito? Qualified, very good. So, may anak, may asawa, nagsusupport sa church. Amen? So, what? Okay. So, later, yung mga, ganun po yan. Magandang office po yan, abe. Amen? Hindi yan papugian. Again, nabanggitin ko na rin lang kasi iba, ginagawa po yan. Kahit mga Baptist, may mga board of deacons ang tawag nila. Si pastor ang tawag nila doon, board of demons. Kasi nga, talagang ginawa nila, sila'y nasusunod. As in, board. Alam nyo na yung board, di ba? Alam nyo na yung board? Blackboard, hindi yun. Ibig sabihin yung board, para silang kalipunan ng mga tao na sila'y nasusunod. Yung mga malaking company po, ang di lang isang tao nasusunod dyan. Pero may siyempre, may chairman, di ba? Pero yung mga board, may say din yun. Kasi malaki ang stake nila, as in pera, sa company. And then, nabalik tayo sa, dito sa mga demons, okay, born of deacons. Ginagawa nila, nag-hire lang sila ng pastor. Nung sinasabi ni pastor sa amin yun, hindi ko maintindihan din, parang mayroon pong idea na mas maganda ata yun eh. Kasi pantay-pantay, parang yung idea ng brethren. Pero nung nakwento ni pastor, oo nga, no, ba't sa Bible, hindi ganun eh. May pastor, as in siya yung nga yung overseer. And then, kung may mga ibang assistant lang. So, hindi sila yung usunod. Baligtad sa iba, sila yung usunod. Pinapasweld, nag-hire sila. Oh, for hire, pastor. Monthly salary, 20,000. Mga ganun.
So, maling-mali. Kasi kung ikaw yung gano'n, i-hire ka lang, masasabi mo yung dapat sabihin. Siyempre, hindi. Pinapasweldo ka ng mga board of demons eh. So sinabi ko ninyo kasi importante yun. Amen? Nakuha nyo yun? Amen. Ganyan tayo. Next, grace be unto you. So, magandang ano po yan na pagbati. Especially sa letter and even sa kahit salita. So, ibig sabihin, ang unang niya naisip, of course, tayo lahat ay recipient ng biyaya ng Panginoon. Hindi tayo mayabang dito. Kung tayo nagkakasama, masaya, salamat sa Panginoon. Yan ay biyaya ng Diyos. Okay? And peace. So, magkasama yan eh. So, in-imagine ko dito, si Paul, minsan walang kapayapaan, di ba? Alam niyo na kwento kung natapos yung Acts. Anong peace? Kahapon lang, nag-gulpi ka, dumudugo pa nga yung ano. Yan ang ikapayapaan sila. Amen? Amen. So, pray pala natin, mukhang babalik namin sa office. Kaya yun pala, naisip ko rin pala yung ano, no? Kaya second hand na lang, kailangan mag-save din ng ano. Talagang walang matitira eh. Ayan, so kung sakali, ewan ko, hindi na ako sanay mag-commute eh. Kaya tingnan lang natin. Kaya grabe ang commute ngayon daw eh. Sabi, kasama ko doon. Hindi pa bumabalik yung dami ng ano daw, sasakyan. Kasi iba, hindi na nagtuloy, di ba? So anyway, try natin, sana hindi matuloy. Okay, so peace. So lagi po andyan niya sa mga mananampalataya. Even, may gulo sa labas. Sa ating mga mananampalataya, may kapayapaan tayo sa Panginoon. Okay, sabi yan, from God the Father, our Father. So again, address sa Panginoong Amang Diyos. So siya ay ating Ama. And from the Lord Jesus Christ. Doon ang kapayapaan natin po, hindi lang sa ibang bagay. Okay, kahit maraming kang kaaway, alala ko na naman yung sa Sunday natin. Ewan ko anong ano nyo dyan. Pero malalaman nyo. Pero actually, every year, yun ang ating tinatopic kasi nga, importante. Okay? At hindi naman dapat maging controversial, pero naging ganun eh. Kasi may mga, ano eh. Anyway, I thank my God upon every remembrance of you. So, mamaya makikita natin actually na mahal ni Paul. Isa sa mga mahal ni Paul na churches, nabanggit ko natin, nasa Corinthians tayo, naalala niyo yung ating series. So, mahal niya rin yung Corinthians, pero magandang magulo kasi sa Corinthians. So, mahal niya rin, pero hindi yung katulad nito. Makikita natin sa series ito, mahal niya man yung taga-Philippians. Amen? Kasi sabi dyan, nagpapasalamat sa Panginoon, sa Diyos, sa bawat panahon, no, every, upon every remembrance of you. Kasi pag naalala niya, uy, naalala ko si DM, salamat sa Panginoon. Ganda na. Pag ganun, naalala ko si... Narila, si Peter, naalala ko. Pangit na, no? Pag, ano, pag naalala ka, tapos, ang babanggitin niya, Lord, ano ba to? Patayin mo na. Huwag na kayo. Sabihin, or, Lord, paluin mo nga to. Magkasakit sana. Kulit, eh. Yan. Hindi ganun, eh. Di ba? Hindi ka ganun, ha? Narila. So, maganda. So, yun sana ang target natin, no? Pag naalala tayo ng sino, kapatid, nagpapasalamat nung naalala ka. Tuloy natin, always in every prayer of mine for you all making requests with joy. Yun nga, kasi nga, nakakatuwa sila. At actually, makikita natin later, may mga pagsubok po ang Church of Philippians. Kaya, pinapanalangin niya. Okay? Bukod sa blessing, pero may problema yan. Lord, naalala ko tong taong to, blessing to. Lord, pwede ba alalahanin niyo siya? Okay? At yan, masaya siya. Tuloy po natin, for your fellowship in the gospel from the first until now. Okay, importante ito. Ano yung sabihin ng fellowship? So, last Sunday, fellowship tayo. Ano ba yun? Actually, yung fellowship po, regular, hindi naman program lang yan. So, tinatawag lang natin fellowship kasi nga, mas, ano, may games tayo, konting, alam mo na, mas maraming kantahan. So, mga special occasion para kakilala-kilala tayo, di ba? Nila si Pastor lang nakikita nyo dito. Yan. Ibig sabihin yung fellowship. Yun ang program natin. Pero yung fellowship talaga, nangyayari yan each time na tayo magkakasama. Katulad ngayon, tayo nag-fellowship, salita ng Diyos. At mamaya, yan, usap kayo dyan, anong mag-usapan nyo. Diba? So yun, especially, yun ang sabi niya, fellowship in the gospel. So ano nga yun, fellowship in the gospel. Sabi dyan, from the first day until, anong day kaya yun? January, February. Yan. So, yun na. Explain ko lang. Ganito po yan. Kaya,
Nireview ko to, naisip ko kayo, no. So nabanggit ko na rin ng ilang araw to, no. Ibang churches po ay mabilis ang dumami. Bakit gano'n? Kasi ginagawa nila, programa sila, may special ano sila na mga proven methods para dumami. So maniwala kayo, alam ko rin 'yon. Eh ba't di ganun tayo mabilis dumami? Kasi di natin ginagawa. Kaya po, ayan, katulad ng mga nadagdag sa atin, lahat kayo, alam ko kung paano kayo nadagdag dito. Ito ba yung sinasabing first day until now? Ibig sabihin, especially nung, siguro, nung una nag-soul winning si Paul sa Philippian o Philippi, yun, inaalala ni Paul, itong mga to, ang sabi nga sa inyo, ibang lugar, medyo receptive, di ba? Nung unang naligtas sila, na-disciple, nadala sa church, at nakasama natin, yun po yun. So, busy tayo, iba-iba tayo ng araw na nadagdag tayo dito, di ba? So, katulad ni Christian, unang nakilala si Christian kasi nga, kilala yan, eh, no? Pero hindi agad nadagdag dito. So, yan, iba-iba tayo ng araw kung saan tayo nadagdag dito. Pero, si Paul nagpapasalamat na alala niya. So, ako naalala ko rin kayo lahat. Sana magandang ano. Kaya laging inaalala yun sa mga anniversary natin. Yung ginagawa rin sa Diadem. Especially sa pastor, special yun. Nung dagdag kayo, nagkakilala tayo. So, ganun din si Paul. Okay? Nagpapasalamat sa Panginoon. Una, naligtas kayo. And then, pag naligtas kayo, ligtas ako. May fellowship na tayo. Ibig sabihin, pareho yung mga pinapahalaga natin. And then again, maganda, hindi lang tayo sa kaligtasan, and then after ng kaligtasan, marami pa iba. So yung pinasasabi dito. Atindihan nyo po ba? So sana tayo ganun. Kasi kaya napakalalim dapat ng ano natin eh. Hindi tayong tipong dapat mahisira lang dahil may problema lang, walang kwenta-kwenta, o kaya magkano lang na pera, di ba? Kaya nag-agawan lang kayo ng ano, ng crush or something. Pangit naman nun. Ha? Naintindihan niyo po ba yan? Amen. O, tuloy natin ha. So, ang ganda na sinasabi niyo dito. Actually, hanggang mayak pa nga ako dito. Hindi naman. Verse 6, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you, yun yung context natin, no? Ng itong famous memory verse. Na sinasabi niya ni Paul, na una, salamat sa Panginoon, nung unbeliever pa tayo, wala ako na, si Christian dati, wala tayong pakialaman, di ba? Ang kakilala, wala akong pakialam sa'yo, wala akong pakialam sa akin. Pero naligtas ka at nadagdag ka pa sa church, hindi yan magtatapos doon. Okay, kasi sasabihin ng iba, eh, basta isang taon na ako dito, hindi pa ako pinagpala ng Diyos. Tama ba yun? Pero nasabi pa ng iba yon? Yes, dyan na nag-uumpisa yung panghihina minsan kasi nga, nakafocus sa ibang bagay. Okay? So, wag ganun kasi actually, kung naka-isang taong ka na talaga at natututo ka, yun palang blessing na yun eh. At ipoproject mo na yun dahil isang taon, in-invest mo na rin sa salita ng Diyos, yeah, sa mga kaibigan mo, sa mga kapatid. No? Hindi yan magtatapos dyan. Kasi sabi ni Paul dito, hanggang katapusan yun, kailan ba yung Day of Jesus Christ? Okay, obviously alam natin na pagdating niya. So, alam na alam po nila na ang Panginoon ay umakyat sa langit, later, nangako po siya, dating siya. Dating talaga siya. So, ano man mauna, mamatay tayo or dumating ang Panginoon, nandito pa tayo, yun ang gusto natin. Hanggang sa panahon na yun, nandito pa rin tayo, nagsasama-sama pa rin tayo, naglilingkod sa Diyos. Yun yun. Okay? So, kung isipin na, ako, naligtas ako, lalo ako naghihirap. Kasi ganyan, kahit si Pastor Daniel, kwento kasi nangyayari talaga yun. Yung iba, nadi-discourage. Ewan ko siguro, nakikinig kong kanina rin. Na puro prosperity. Yun talaga mga ano. Dito hindi tayo ganun. Okay? Ang tinutukoy nating mabuting, sinimulan ng Diyos sa'yo una, naligtas ka. Anong next doon? By the way, kung ligtas ka na, mag-iisip po parang puro karnal, puro ano, hindi, bonus na lang yun pag dumating, salamat sa Panginoon. Pag wala, langit ako eh. Amen? So, ang pinahalagahan mo ngayon, paano ka lalago as a Christian? Yan ang mabuting sinimulan pa rin sa'yo. And then, marami pang bagay na may dadagdag dyan. Okay, so sana intindihan yun. So yun ang context ng Philippians 1:6, kung kabisado niya yan. 7. Even as it is meet. So ano to ha, kadugsong. Ano yung meet? Tama or nararapat? Kasukat.
think of this of you all because I have you in my heart. Eh, sabi ko, nasa puso kayo. Okay? So, yan ang kapuso talaga. Inasmuch as both in my bonds. So, inintroduce niya po yung katotohanan. Actually, ang tawag po din sa Philippians, isa yan sa mga tinatawag nilang ang tawag dyan. Nakalimutan ko, basta prison. Prison official. Nakakulong po siya, sinagsusulat siya. So, nakakuha niyo po yung context. Matindi, no? Sabi niya kanina, kapayapaan sa inyo. Ako yung nakakulong. At malamang kinugulpi siya doon. Matindi po ang pasubok ng lingkod ng Diyos. Amen? E sabi dyan, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Isa-isay natin yan, ha? Ang ganda nun, eh. Ganito yan. Iniisip ni Paul, yung mga taga-Philippi, obviously, hindi sila nakakulong. Okay, kaya nga sila sinulatan. So, masaya siya. Ang ganda kalagayan nila, sila'y lumalago. Pero sabi niya, kahit ako pa ay andito, bukod sa ako'y nakakulong, hindi po yung, mamaya, actually, titingnan natin, hindi sa kanya negative yun. Makikita niyo mamaya, or yung base, di natin abutan next week na to, no? Pero magiging positive po yung kanyang pagkakulong o bilanggo, no? Babanggitin niya mamaya. Anyway, dito mo tayo. Bukod sa kanyang pagkakulong, and in the defense and confirmation of the gospel, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, masal, gusto ko nga ito yung title sana eh, pero may mas gusto ko ng, mas maganda ako nakita kanina sa title, sa 10. Pero ano yung sabihin ng defense and confirmation? So, ano ba dinidepensahan mo? Minsan po yung ang defense kasi medyo, yun nga, defensive. Ibig sabihin, ano siya, hindi siya offensive. Ibig sabihin, dumedepensa ka lang. Ang baga sa laro, lalo na laging ano dyan sa basketball eh. So, pareho mang ginagawang offense pag ikaw i-shoot. Okay? Ano ba mo lahat mag-basketball ng konti? Yan. Pag may time na ikaw yung shoot, ikaw yung aggressive, ikaw yung papasok ng bola, ang tawag yung offensa. Kailangan mo ma-shoot yung bola. Okay? So, kung isa ibang bagay naman, sa militar, pwede din ganun. So, kailangan minsan ikaw yung umupensa kasi nga may gusto kong mangyari. For example, ngayon, yung binabawi nila yung territory nila. So, offensa sila ngayon. So, sila yung ang picture lang yan, kaya ikaw yung forward. Okay? Ngayon, yung defense, masama ba yun? Again, sa basketball, ganun ang rule eh. Pag nakashoot ka na, sila naman ang offensa, ikaw naman defensa. So, kahit nasa defensa ka, offensa ka, kailangan mong gawin yung dapat mong gawin. Amen? At hindi masama yun. Pero ang mas maganda kasi madalas yun, kahit sa basketball, tsaka sa military, offensa kasi nga, doon ka nag-gain. Pero still, yung defensa is importante kasi depensa mo naman yung either na-gain mo na o yung talagang sa'yo. So, ganun din naman. For example, dito, merong loko-loko. Patayin tayo. Anong gagawin natin? Pray na lang. So, depensa mo rin naman, di ba? Eh, kaso loko-loko, nagpunta pa doon, mapatayin pa doon, mamamaril pa doon. Anong gagawin natin? Kung matapang ka, alam mo yung iba, wala namang ano, magpapatay, matapang ka, so, opensa, habulin mo. Okay? Itanong si Rin, sa ano lang natin sa Sunday. Ginalaman dun eh. So, balik tayo ngayon sa gospel. So, ang gospel ba, dinidepensahan o offensive ba dapat? So, yun, nabanggit ko na kanina, dapat pareho. So, kaya po tayo, ito, napansin ko sa ibang, ano naman, medyo may ano, sama loob sa ibang Baptist, no? Kasi nangyayari, katulad yan sa issue na naman natin sa Sunday, sa Christmas, ang ginagawa ng iba ay puro, parang puro love na lang, pakisama mo siya, kahit mali tinuturo niya. So nangyayari, hindi mo na dinidepensahan yung dapat mong depensahan, na hindi mo dapat ibibigay yon sa iba. Sa case natin, ba't niyang dinidepensahan yung gospel? Eh, gospel lang yun eh. Di ba, share mo lang gospel? Anong dinidepensahan mo sa gospel? Yung katotohanan, ano ba? Kasi yung gospel, ina-atake ng kalaban. So, paano nga atakehin yung gospel yun? Kamatayan, kalibing, muling pagkabuhay ng Panginoon, kaligta. Paano atakehin yun? Doctrine po yan. So, ang ginagawa ng iba, binabago, konting-konti lang naman. Sabihin nila, maniwala ka sa Panginoon at magtrabaho pa rin. Siyempre, di ba? Dapat magtrabaho. Dinadagdagan.
So kaya sinasabi ni Paul ngayon dito, punta mo na sa confirmation. Pag confirmation, ito ang gospel. Ito yan, ito yan. And then, defense. Pag may umayopensa, may gusto pumasok ng maling aral, didepensahan mo yan. Kaya sana wala sa... Ano kayo? Hindi kayo ganun kasi nga, tayo ay doctrinally sound, no? Pero iba po, pag nakaibigan kayo ng ibang baptist dyan, alam nyo sasabihin sa inyo? Pag medyo, ano yan, mayaman na, ganyan-ganyan, wala na ginawa, hindi pa social. Pasto niya, masigaw-sigaw po dyan. Eh, nakita lang niya sa Facebook na ganyan, bakit niya pa tinitira? Hindi, isang din lang maintindihan nyo na may kailangan depensahan. At yung atake ng kalaban minsan, hindi yung obvious na obvious. Yung iba dyan ay talagang, ano lang, sumisingit-singit lang yan. O bakit mo nga sabi yun? Hindi naman ako na. May dinadala ko, whether aware ka o hindi, pinapasok mo yung maling doktrina, kung hindi man sa church namin, sa labas. Eh, mag-pistin kami sa labas eh. Paano yan? So, may didepensahan natin yun. Eh, ba't ka galit? Eh, nahihirapan ako eh. Di ba? Madali lang yung gospel, tapos nahihirapan ako dahil kalokohan mo, kaya kababayaan mo. O, syempre, medyo galit, medyo lang. Naintindihan ba? Importante po yan. Depends. Pag nakikita mo, uy, pumapasok ka na dyan ah. Parang kailan lang daw, India tsaka China, nag-aano na naman, mga tanga eh. Eh, lalaki ng lupa nila eh. Pero ganun talaga yun. Kasi nakikita, uy, dyan, na, ano yun? Hindi, dyan. Nung magpas ka na eh. Kasi pag kinuha niya yung isang ano doon, isang metro, kinuha na. Kahit mga kakapit ba, eh, di ba? Tutuwa ka ba noon? Isang kahit isang senti... Hindi, dyan yan eh. Naku, away yan. Alam mo naman, laking bagay, no? Pero lahat sa depensa sa gospel, lalo na. Kasi nakikita natin yan, sinabi sa atin yan, at ngayon na naman, okay? Depensahan niya yan. Yung iba, naliligaw dahil dyan sa mga kasinungalingan na yan. At yan ay gawa ng demonyo. At ang Bible mismo, tinukurap. Kasi iba, tutulog-tulog sa pansitan na preacher. Ano yun? So yun ha, yun na yun. Hindi ako galit again ha. Alam nyo na yun. Sana pumapasok sa atin. Kaya tayo, napaka-passionate natin about about doctrine. Kasi ganyan ang labanan dyan. Yung iba, pa-victim pa. Pa-victim. Sabihin ng ganyan. Ikaw talaga, mali ka. Kasi wala ang pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Yan lagi yung mga church eh. Di ba? Nasigawan mo lang eh. Eh, kailangan aralin eh. Lalo sa Christmas. Yan na naman ang topic sa Christmas eh. Eh, ba't mga ano yan? Huwag mo napansinin, di ba? At least, birth of Christ. Iyan, pumapasok ngayon kasi nung alingan, tinasabi ko lang, kung okay ka, di walang problema. Eh, yung iba na nag-Santa Claus na, nag-stockings na, o ano pa. O kahit mga baptist ngayon, may anong dekorasyon sila, didepensahan pa nila yun. Ang hirap ng trabaho pag ikaw yung nasa katotohanan, hindi depensahan mo. Kaya sana ma-appreciate nyo yung mga gumagawa niya. Amen? Amen. Okay. Tuloy natin po hanggang at least sa... ilang minutes na ako po? No. Grabe, bilis. Anyway, even as it is meet, mabingit ka na, di ba? In the faith, confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. So again, anong sabihin nun? Pinapaalala lang ni Paul, siguro yung iba dyan nag-support. Amen? Ibig sabihin, alam nila si Paul ay soul winner, missionary, church planter. So, ibig sabihin, partakers of... Ibig sabihin, sumusuporta sila either, yun yan, driver sila ni Paul, wala pang... pero pinagdadrive nila si Paul, diba? Binibigyan ng pera, binibigyan ng pagkain, or ano pa mga kailangan ng mga missionary. Ang dami niyan eh. Refer mo. O, pastor, merong dyan, ano, kailangan mo pumunta dyan, may kilala ako dyan, ang laking bagay nun. Amen? Okay, so, ganun po tayo, kaya dapat ganun din tayo sa mga lingkod ng Diyos ngayon, no? Amen? At sa bawat isa sa atin. So, lalo na pag may ginagawa yung matindi para sa Panginoon, ay, makisaw-saw ka na rin. Amen? Kung hindi mo pa kaya talagang, ano, ikaw yung, alam mo na, magsulo, at para salamatan ka rin, kasi, kabahagi ka rin. Yan ang sabihin natin. Tuloy natin. For God is my record, how greatly I long after you in all my bowels. Sabi kasi, mahal na mahal niya, di ba? Siguro, alam nyo, kung ikaw, missionary, walang-wala ka na, mag-pray ka lang. Wala, wala, darating, pero Lord, bahala na.
Tapos biglang may dumating, katulad nung nga, may sasakyan tayo. Amen? Amen. Isa ba, hindi ko rin na-imagine yan eh. Kasi wala, hindi ko kakayanin mag-isa lang yan. Eh, wala, masisira tayo. Ano, gusto pa natin mag-expand, gusto nating mabilis tayo. Amen? Hindi tayo gusto yung ano, patay. Parang ano, sabi nga sa English, dead as a doornail daw. Alam niyo, tatawa ako din kasi pag, alam yung doornail, di ba? Pag pinako ka na dyan, junk ka na. Okay, ginagawa ko yung sarili. Pangit namang. Hindi tayo ganun eh. Amen. So, kailangan din natin tulong from the mga mag-support. Kaya sabi dyan, kaya na magpapasalamat. binigyan siya ng ano. Ay, salamat sa mga Philippians to, binigyan ako dati ng ganyan. Amen? So, nakikita niyo po yung dynamics dito, ang ganda, di ba? And this I pray that your love may abound yet more and more. Hindi lang sa pera, hindi lang sa support, hindi lang sa salita. Ano yung lagi na una dito sa ating church? Kaya discerning word tayo, naintindihan mo ba? Naggagagawa mo, nakikisakay ka lang dyan, may Catholic, may Methodist, hindi may Baptist. Hindi ganun, sila yung nanggagaya sa atin. Nakikigaya lang, hindi magaya. So una dapat, bago tayo maglinggo sa Diyos, natututo ka. Lagi siya sabi siya kaya ito po, Bible. Bible ulit. Bible preaching, Bible reading, Bible singing, Bible quiz. Ano ba, natutulog ka na, chat ka pa na mamaya, no? Bible study, memory verse. Kasi kailangan natutunan, exactly natin yung dapat malaman natin. Kasi again, maraming hidwang paniniwala at yung ibang knowledge din na lagi ko naalala yung Albinis eh, kasi talaga sila yung sikat dyan, talaga ini-inject nila yung ano nila eh. Ang dami nilang tama, biglang sisingit yung mali. Kaya dapat matalino tayo. Amen. Naintindihan mo yung ano, nadi-discern mo. Yung, uy, 90% tama, 10% mali. Dapat ganun. Yun ang topic again natin Sunday. Itingnan natin sa Christmas, ano yung tama, ano yung mali, ano yung maling-mali, ano yung pwede mo i-tolerate, ano yung hindi. Okay? Ito na yung title natin ngayon. Bakit natin again, depends, offense, yung pag-ibig sa missionary tsaka sa salita ng Diyos at knowledge. Saan po, ano yung pupuntahan nun ng lahat ng yun? Ito yung pag naintindihan mo na yung ano yung tama, at dapat mong gawin at di mo dapat gawin, ang mangyayari sa'yo, you will approve all things that are excellent. Ibig sabihin, ganito yan. Pasok tayo sa trabaho. Ano yung magandang trabaho para sa Kristiyano? Yan. Kaya lagi kong pinapasok yan, mga young people, kasi pinoproject ko na yan. Pag nagkakuha lang kayo ng maling trabaho, basta malaki pera, ganyan. Networking yun. May mga, yung mga ano pa naman natin, kaya may umiiwas din ako siya minsan sa fellowship sa ibang ano eh. Siguro ganun eh, ang daming ganun. Yung mabilis na pera para sa Panginoon. Eh, para sa Panginoon naman eh. Eh, hindi yun ano. Sabi nga nila, the end doesn't justify the means. Okay? Ibig sabihin lang nun, may gusto kang maganda, eh gusto kong maganda eh. Pero yung paraan, paano mo makakapunta doon sa magandang goal mo, hindi ibig sabihin kahit ano na lang. Dapat maayos din yung means. Yung paraan, paano ka na-achieve yung ano man yun. At pwede mong baligtarin rin yun. The means doesn't justify the end then. Okay. So yun yan. Kung lahat na inaaral natin, dinidepensahan, dapat depensahan, offensive tayo, kinukonfirm natin, kinukonfirm, inaalam, sinisigurado. Yan ba talaga yun? Ganun yung confirmation nun. Medyo hindi ko nabanggit kanina, di ba? Nano ako sa defense. Pero yung confirmation, ganun po yun. Dapat sinisigura. Confirm mo nga to. Confirm. O, bukas. Alas 7, ha? AM, ha? Hindi PM. Ganun. O, confirm. O, sigurado. Kasi pag, yun ba talaga yung gospel? Baka hindi naman. O, may halo na. Okay? So, ngayon, pag naipon na ngayon yan, ang kahihinat na natin dyan, kaya sabi niya, that ye may approve all things that excellent. Malalaman mo na yung the best para sa iyo, para sa buhay mo bilang Kristiyano. Amen? So, balik tayo kanina sa trabaho ng mga bata, ganun. Yung pag-aaralan mo, yun ang magiging trabaho mo or business, okay? Open tayo sa business, ha? So, trabaho or business, ina-align mo na yan. Ano kaya ang gusto ko? Saan ba ako magaling? Saan ba ako gagamitan ng Diyos? Hindi ako absent ng Sunday. Hindi ako magkocompromise.
na yun, na baka mag-deal ako sa mga drug lord dyan. O siyempre, iwasan mo na yun. Diba? Politiko, yan. Politiko, politiko ka ba? Baptist Day, malapit na. Hindi ako pupunta. Hindi rin naman pupunta. Anyway, that ye may be sincere without offense, magkasama po yun. Nabanggit ko na naman, no? Yung, alam nyo ba, pag, wala, pag hindi ka excellent, puro ka excuse eh. Kunwari, yan, sa, kunwari, mag-preacher ka eh. So, mag-preach ka dapat, salita ng Diyos, di ba? Hindi mo alam, paano yun? Yan. So, gagawin mo yun, excuse, excuse. And revelation, huwag nating aralin, mahirap yan eh. Ang mahirap daw, pero gano'n ba kahirap? Hindi natin pwedeng aralin. Pwede pa rin. So, magkasama po yan pag ikaw, masipag, masipag. Totoo ka, naghihirap ka para ma-accomplish yung goal, hindi ka nang loloko, hindi ka nang dadaya, yun papasok yung sincere. And, ganun pa, without offense, parang walang kasalanan, obviously hindi natin yung walang kasalanan, pero yun ang goal natin, amen? Walang nagre-reklamo dito, sobrang bite mo naman. Huwag yung reklamo ba ng ganun? Meron, pero ibang ano nun. Baligtad yun. Ikaw, puro ka church naman, sobra naman yan. 3 times a week. Online pa kayo, may memory verse ka pa, may quiz pa. Pati Facebook mo! Puro, ano, walang TikTok. Bawal lang joke, pwede naman. May joke din tayo, pero nasa lugar. Yan ang gusto natin, hanggat maaari, walang offense hanggang dumating ang Panginoon. So, tuloy pa natin. So, anong kasama nung anong kasama ngayon noon nung okay, alam mo na yung mabuti, yung medyo mabuti lang at yung masama, sobrang sama, alam mo na yan eh. So, syempre gusto mo dito. At isa sa mga bunga niyan, yan na nga, being filled with the fruits of righteousness kasi alam mo na yun eh. Yung iba mo kaya hindi makapag-ipon ng mabuting gawa talaga, totoong mabuting gawa katulad ng soul winning. Kasi mahihiya ka sarili mo eh. So, totoo lang, hindi ka makakatayo diyan eh kung sinong tao 'yan. Mas lalapitan mo, ano, parang alam mo na yung maririnig mo, lalo pa mga filosofo yan. Ngayon, kung ikaw mismo, parang lumalabo sa, hindi naman ako ganun ka ba, hindi ko alam sinasabi ko eh, ba't ako lalapitan yan? May hirapan ka talaga. Kaya, bago ka mapuno ng mga mabuting bunga ng katuwiran, dapat yung marabanggit natin kanina ay mapasayo din. Okay, again, unti-unti yan po, hindi yan overnight. Which are by Jesus Christ and to the glory and praise of God. So, yan ha. So, again, hindi para sa kaligtasan. Doon gusto ng Diyos maligtas tayo. Hindi tayo gagawa at magbubunga. Kasi tayo ligtas na. Para, hindi tayo magbubunga para maligtas. Ligtas na tayo. Gusto lang natin ngayon ay mapapurihan ng Panginoon. Tuloy. But I would. You should understand, brethren, that the things which happened unto me, ito na yung sinasabi ko, yung sinasabi na siya ay, binalik niya po yung katotohanan na siya ay nakulong. Na ayaw natin mangyari hanggat maaari, pero minsan ganun talaga eh. Katulad ngayon, di ba? Salamat, wala na yung ano ng COVID, no? Wala nang takutan ngayon, kaya nga pinapapasok na rin kami. Yun naman ang negative dun. Anyway, wala na masyadong takot, pero imagine nyo kung ano, pinasalado tayo tapos kinulong ako. Ikaw ha? Sinabi na mag, ano eh, walang distancing kayo ha? Titipo na, kulong! Imagine mo yon, ginagawa mo na yung mabuti. Ganun ang nangyari kay Paul eh. Eh, bali wala sa kanya, nasa utak niya ang Panginoong Jesus. Ginawa niya, mas matindi pa nga eh. Kaya ngayon, sabi dito, binalik niya yung katotohanan na siya ay nakakulong. Okay, sabi dyan oh. Kailangan nyo maintindihan, mga kapatid, na yung nangyari sa akin ay napaganda daw. Sabi, oh, have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So, hindi niya sinabing, wala, talo na ako, nakakulong na lang ako dito eh. Natawanan na ako nung kalaban. Ang problema ng mga kalaban, ano nangyari? Sa halip, nawala na magbe-preach, baliktad, mas lalong kumalat yung gospel. Paano nangyari yun? Eh, nakabound. Eh, kasi hindi naman nila kayang ibound tayo lahat, di ba? Kaya nga, yun, sa ngayon, ang uso na ngayon sa online, eh, di ba? Kaya si Verity, tsaka si, ano, yung man, new IFB, meron kaming, ano eh, yung ano nila is,
ang tawag dun sa ano namin is ano, band but not bound. Hindi nyo ba? Kasi binaband po eh, di ba? Kaya Stephen, tinapanood namin si Pastor Anderson pag nag-aatid kami. Hindi linggo yun, linggo ha. Maya-maya, Lunes pa lang, wala ano. Ano naman yun, makikinig kami. Saan mo hahanapin yun? Eh, meron silang website, mabagal. Eh, nakakasa, di ba? Ewan ko tayo, kailan tayo mababan. Pero kung maban man tayo, we're not bound. Ibig sabihin, hindi tayo natali. Na parang wala ka na magagawa. Yun ang sabihin nun. Sinabi niya ito kay Timothy. Gusto kong basahin yun. Sinakalam nun. Sabi ni Paul kay Timothy na, but the word of God is not bound. But the word of God is not bound. Ang ganda ng technology talaga. Oh, yeah, no? 2 Timothy 2:9. Sabi ni Paul, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. Ganun din. Sinasabi niya na kayo, mali ba yung ginagawa ko? Tama. Pero ba't ako pinapanasahan katulad ng isang taong masama? Tinaiyak na si Timothy. Pero okay lang, Timothy. Ako nakatali. Salita ng Diyos, hindi may tatali. Ano may tatali salita ng Diyos? Eh, iba dyan magtatanong, sino ba yun si Paul? Preacher yan. Ba't tinali? Anong masama may preach? Ayaw mo, di ba magpaniwalaan? Oo nga, no. Ano mo pinipress niyan? Yung pala yun. E di lalong kumalat. Intindihan niyo ba yun? Kaya ngayon, nasasabi ko lagi sa inyo, hindi na uso yung kulong-kulong. Ang uso ngayon sa mga Kristiyano, defamation. Sisiraan ka lang, sisiraan pangalan mo, at pag yung mga ibang tao kasi mababaw, ayan, kaya binanyan kasi ganyan yan eh. Hate speech yan eh. Ah, ganun pala. Pero yung mga matalino, anong hate speech yan? Sabihin nun? Ano ba sinabi niya? Kahit yung kay, ano, sino ba yun? Yung pinatay, journalist, Lapid, di ba? Lalong sumikat yun eh, kahit patay na siya eh. Ako, tinignan ko rin kung sinasabi niya, pero sinabi ko sa inyo, hindi naman siya righteous eh. At least, tinignan ko yung ano, siya nagsasabi nito kasi malamang sa hindi, kaya siya pinatay dahil sinabi niya, eh, baka totoo yun. Kaya inalam ko. Ganun po ang dynamics niyan. Amen? Andan niyo po yan, kaya huwag kayong matakot, di na tayo pwedeng gulong lahat. At pag tayo kinulong, magtatanong yung mga taong normal pa. Hindi pa mga kulab, ba't kinulong siya ba sa anong pinipreach yun? Totoo ba yun o hindi? Ay, totoo naman pala, ba't tinitch? Ah, may conspiracy. May mga sobang siraulong tao na gusto silang pigilan. Ganon po nangyari dyan. Tuloy natin. E sabi dito, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace. Yan po yan. Actually, babanggitin niya, nakalimutan ko parang sa Romans ata yun. Alam nyo ba, na even sa, ano yan? Caesar. May naligtas pong kamag-anak ni Caesar. Anong spelling ng kamag... Anong spelling na Caesar? Di ko alam. Yan. Nabanggit po dito sa, ano yung nagkakamali sa, ano yun? Romans. Philippians pala. Later in this book. Sabi, tingnan rin natin, okay? Yung tayo sa 13, ha? Tingnan natin sa chapter 4, verse 22. Okay, binabati lang niya. Patapos na yung epistle, eh. Oh, binabati ko kayo lahat. Mga ligtas. Ganun din yung mga pamilya ni Caesar. Ano nangyari yun? Pamilya ni Caesar, binabati. Ibig sabihin, naligtas. So, balik tayo sa chapter 1. Kasi nga, nakilala si Paul. At kahit nung lala niya sa Acts, di ba? Ang ginawa sa kanya, pinag, ano siya eh, dinadayo siya. Kasi nga, ganun po yan. Ngayon, itong mga politiko naman natin, ginagaya to. Hindi naman sila ganun. Amen? Sabi lang, victim ako ng ganyan, katulad ni Dilima. Buti na lang, alam ko yung katotohanan niya, kasi may mga kilala kami dun eh. Totoo daw yun, na pinersecute siya. Ni Duterte kaso, talaga totoo din na drug lord din yun. Yun ang problema niya. Eh bakit niya gagamitin na, uy, pinipersecute ako, para ako si Paul. Hindi. Pinoprosecute ka, hindi ka pinipersecute, okay? So, tandaan niyo po yan, ako sakali,
Darating po yan sa buhay nyo, ay doon sa classroom nyo, sa trabaho. Kung sakali may persecute kayo, siguro doon yung wala kayong mali. Puro kayo, ang intention nyo at ang inyong action. Ang maganda niyan, makikilala naman ng Panginoon at tama. Amen? Sa case natin yung baptist. Pero marami din baptist ngayon, kaya ngayon na-expose din natin. Amen? So, pero mararamdaman po na iba yan. Iba tong baptist. Iba tong church na to. Totoo to. Amen? Yun ang ibig sabihin ng manifest in all the places. Makikita nila yan. Hindi lang sa palace, in all other places. Tuloy natin. And many of the brethren in the Lord waxing confident in my bonds. Ano sabihin nun? Baliktad eh. Di ba nung pag ikaw yung mag-anak mo, kunwari si, yan, si pastor, kunwari ako, kinulong ako dahil sa hindi ako nag, ano, hindi ako naghinto ng church. E di, ano gagawin nyo? E kulong din tayo, huwag na. Tigil na natin to. Kung napaka, ano nyo, masyado kayong mababaw or nag ito. Di pa kayo matured. Ganun gagawin nyo. Pero kung matured na kayo, lalo kayong manggigigil, anong, kulong niya kami! Gusto nyo kami, wala kang ginagawang, di ba, lalo kayo tatapang eh. Walang ginagawang masama yung tao. Pinaglalaman niya lang karapatan niya at yung gospel at yung mga lingkod ng Diyos, kinaglalaban lang niya para matuloy yung gawain ng Panginoon, tapos kukulong nyo, sige, kulong nyo kami. Di ba, ganyan yung tatapang yan eh. Ganun nangyayari sa kanila. Oo, kaya kanon niya, lagi siya sabi siya, takot niya mga yan sa atin. As in. Basta matino tayo, yun yung problema pag hindi tayo matino. May makikita silang butas. Okay, ulitin ko lang ha. Yun ang nangyayari dito. Ulitin ko, sabi niya, and many of the brethren, hindi lang isa, dalawa ha. Nung si Paul ay nakita nila, kinulong. Lalo silang magsinabing waxing confident, lalong tumapang. Dahil si Paul naman ay kinulong. O ginapos. E sabi dyan, are much more bold to speak the word without fear. Yo, inulit lang. Waxing bold without fear. Isa lang yun eh. Sana ganun kayo, amen? Pag ako kinulong, ewan ko sa inyo. Kayo nang gagawa na, obviously, wala na eh. Ano na ako, naghihintay na ako ng reward. Bahala kayo kung anong gagawin nyo. So, dito, next week na po ito, okay? So, ano nangyari? Nung siya ay nakulong at yung iba tumapang. Abangan ang susunod na kabanata. Okay, maganda po itong Philippians. Basta again, aralan natin. Amen? Amen? So, this time, may question ba? Nakilaminis ako? Okay na yan. Kota na. Amen ba? Amen. So sana, next year, ay umatras na po sila eh, mga pandemic na. Pero tuloy lang po yun. Dapat kasi, hindi tayo nakakalimot. Okay, ganyan po yan. So gagawin natin, sila yung puwersay natin. Oo, oh, paalala natin yung ginawa nila. Kasi ang ginagawa daw po nila ngayon, nagbabalak na mas matindi pa. Kaya ngayon, di ba, anong magaling yung mga yung ginagawa nila, pinupulsuhan nila yung mga tao. Ngayon, kung lahat ay nananampalataya sa Diyos, wala sila pupulsuhan. Suko yan. Okay? So, ganun sa gospel, ganun sa preaching ng salita ng Diyos, ganun sa bakuna, magkakapareho yan eh. Magkakadoksong yan. At papunta na tayo sa end times. Kung di man tayo abutin, yung mga apo natin, gusto mo ba sila yung abutan sa panahon nila, daming bakla, sobrang, kung ngayon, isa sa 50 sa panahon nila, sobrang, gusto mo ba yon? Ngayon na tayo makipaglaban, amen? Let's pray, Panginoon, masalamat po sa patuto. Again, ni Paul and Timothy, sila, kung saan sila itutunay ng mga lingkod ni Panginoon. I pray, makuha po namin yung ganun ding klase ng maturity in the faith, Panginoon, kung saan sila po ay, to the point niya, talagang si Paul, specifically ay, na-bound, Panginoon, siya ay nakulong, nag-apos, Panginoon. I pray, makita namin, lalo yung positive side dito, the history of the gospel, Panginoon, nakita namin, lalo po silang tumapang, lalo pong kumalat ang gospel, Panginoon, ang salita niya, Panginoon, dahil sila ay nagtapat sa inyo, at talaga nagtiwala, and therefore, di po sila takot pa rin sa gagawin ng tao. So, I pray, magpatuloy itong mga kabataan dito, Lord, about isa sa amin, makilala nila kayo, Panginoon, sila po yung nag-aplano kung para lalo kayo paglilipot ng tapat. Ngayon, Panginoon, and in the future, Panginoon, iba mga gusto matuto mag-soul winning, mahirap pa sa kanila, Panginoon, I pray na madali yung Panginoon nila, matutuhanan, Panginoon, na kailangan kami sa doin, yung presentation of the gospel,
na kailangan maging natapat, Panginoon, sa inyong salita. Aralin, Panginoon, mahalin din ng mga kaluluwa ito para hindi na pagpaliban, Panginoon, aming trabaho, Panginoon, na maging soul winners, Panginoon. Kailangan po, Lord, we end this year, Panginoon, and we start naman the new series. Panginoon, I pray na kayo magpala. Bigyan niyo po ng katapangan ng bawat isa, especially ng lingkod, Panginoon, na ipoklaim ang inyong salita. Punasan, Panginoon, ang mga nangangailangan nito. Kailangan po, Lord, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray.